Isa sa mga office mate ko ang bukas ang third eye. Itago na lang natin siya sa pangalang Raver. Nagwo-work siya overtime sa loob ng conference room. Alam naming lahat na haunted yung office namin. Around 2 in the morning, meron siya narinig ng mga katok sa wall ng conference room namin. Aware siya na mag-isa lang siya sa office. Noong una, hindi niya yun pinansin. Pero tuloy-tuloy pa rin ang pagkatok. So ang ginawa niya, nagmumura na siya. Tumigil naman yung pagkatok. Pinagpatuloy lang niya yung trabaho niya. Nung natapos na siya, pinatay na niya yung mga ilaw. Pagkalabas sa pagkalabas niya ng conference room, naharinig na naman siya ng mga katok. This time, papalapit ng papalapit sa kanya yung mga tunog. Dahil sa takot, nagtatatakbo siya palabas ng fire exit. Pagtuwing naalala ko yung story niya, hanggang ngayon kinikilabutan pa rin ako. Magandang gabi po sa inyo, Ma'am Marie, at sa lahat po nakikinig ng inyong channel. Nangyari po itong nakakatakot experience ko around early 2000s. Then, in the evening, nasa office pa ako located sa May Ortigas. Nasa 4th floor yung workplace namin. Dapat kasabay kong umuwi yung office mate ko, pero dahil pregnant siya, kailangan na niya magpahinga. So, nagpaiwan ako. Mag-isa na lang ako sa loob ng office. Nakalabas na ng building yung office mate ko. After 15 minutes, tumawag siya sa phone ko. Ang sabi niya sa akin, meron daw akong kasama sa office at nakadungaw pa daw sa bintana. Tinanong din niya ako kung dumating na daw ba si sir. Tiningnan ko naman yung bintana. Wala naman tao. Sinabi ko sa kanya na mag-isa lang ako sa room at hindi ba dumadating yung manager namin. Pero ini-insist ng office mate ko na meron nga daw akong kasama kahit papalayo na siya ng building. I left the place right there and then. Simula nun, I make sure na pag mag-OT ako, at least 5 kami sa room. Nangyari itong story ko sa office namin. Shifting kasi yung schedule kaya pwede kaming matulog sa office while waiting for our shift. Natutulog ako kasama yung mga office mate ko. Ang panaginip ko, nakikita ko daw yung sarili ko na natutulog sa couch. May narinig akong boses na babae na kumakanta. Parang sayo lamang pa nga yung kanta eh. Tapos yung babaeng kumakanta, hinipan yung tenga ko. Na-freeze ang katawan ko after that. Hindi ko magalaw ang buong katawan ko at nahihirapan na rin akong huminga. Sa kanan ko ay may nakikita kong anino. Pagkatapos lang ng 2 minuto, bigla akong nakagalaw at sumigaw. Then iyakap ako ng office mate ko. Tinanong niya ako kung ano ba talaga nangyari at kinuwento ko nga what happened. Sinabi niya lang sa akin na siguro dahil kakabasa ko ng horror story sa Pinoy Exchange Forum. Pero sa tingin ko ay dahil yun sa resident white lady sa office namin. Meron din akong nababalitaan na kaluluwa na isang lalaki na pag-alagala sa loob ng office namin. Hindi ako sure kung bakit isa sa kanila ang nagparamdam sa akin. Itago niyo na lang ako sa pangalang Colleen. Nagwo-work ako sa isang bangko dito sa Quezon Province. Yung workplace ko ay bagong establishment pero dating hospital yung kinatitirikan ng bangko namin kaya siguro marami nagpaparamdam. Yung mga kakaibang karanasan namin kadalasan nangyayari sa lobby. Yung latest na incident ay nangyari last week of October 2020. May mga security alarm kami na nakaset bago mag-close yung office namin. May motion detector yung alarm, so kung meron mang intruder, tutunog yung alarm. Madalas tuwing October to November, tumutunog yung alarm sa lobby. Pero chinecheck naman ng security yung CCTV. Wala naman tao. Pero may nakikita silang anino. Para siyang hugis batang naglalaro sa lobby. May na-detect na alino yung motion detector. Pero wala namang tao. Naglalaho na lang kusa ang anino. Pag chinecheck naman ang security ng office, wala namang nagalaw. Kahit yung malaking vault ay hindi naman nagalaw. Kinabukasan, nagtatanong-tanong din ang security sa mga office personnel kung may nawawala silang gamit, pero wala naman daw. Mabuti na lang hindi nagpaparamdam ang multo pag andun kami kasi duwag talaga ako. Since hindi naman siya nagpaparamdam sa amin, pinababayaan na lang namin. May
Meron po akong maiksing paranormal story na isa-share ko po sa inyo. Dalawa lang po kami ng office mate ko noong mga oras na yon, working overtime. Para hindi po ako antukin, nagpapatugtog ako ng music gamit ang phone ko at headset. Binaba ko yung headset ko kasi kailangan kong abutin yung mirror para makapag-prepare sa pag-uwi ko. Nakita ko na lang na kusang gumalaw ang headset ko papunta sa kabilang table. Nagkatinginan kami ng office mate ko ng ilang segundo. At tinanong ko siya kung nakita niyang gumalaw ng kusa ang headset ko. Ang sabi niya, nakita daw niya ang nangyari. Ayun, sabay na kaming lumabas ng office. This strange incident happened, I think, either 1996 or 1997. During that time, nagwo-work pa ako sa office somewhere in California. Umalis ako ng office around 6 in the evening. Kumakain na ako ng dinner sa bahay namin nung may nag-page sa akin, informing me na nasira pala yung main file server ng aming office. I often work 8 hours a day, pero once na may nangyayaring ganitong aberya, either yung system administrator namin or yung technician ang pumupunta doon para ayusin kung anuman problema ng computers namin. Tinawagan ko yung technician pero hindi siya available, so ako na lang bumalik sa office. Pagpunta ko ng office, nagulat ako. Lahat ng ilaw bukas. E tanda-tanda ko pa na i-turn off ko pa yung mga ilaw since ako nga yung last na umalis ng office. Chinek ko yung control room pero lahat naman ng systems na gana ng maayos. Nagre-run naman ng maayos yung mga file servers. Inisip ko na baka may nagbibiro lang sa akin. Kinabukasan, nabalitaan ko yung technician namin ay namatay sa isang car accident around 6 in the evening. The very same day ko kailan ako bumalik sa opisina to check the file servers. Itago niyo na lang ako sa pangalang Peter. Papasok ako ng office around 5 in the afternoon. Pumasok ako sa elevator tapos nagulat ako dahil may bata humabol sa elevator. Pagpasok ng bata, ang tagal sumara nung lift. Mamaya biglang nag-warning yung elevator, sabi overloaded daw. E kami lang dalawa nung bata sa loob. Tapos mamaya narinig kong natatawa yung bata. At nung tumingin ako sa kanya, nakatingin siya sa akin. Napaka-impish pa nung tawa niya. Saka ko na-realize na hindi pala tao yung kasabay ko. Anyway, hindi ako nagpanic kasi when I was younger, madalas naman ako maka-experience ng ganon. Kaya medyo sanay na. Tapos labas na lang ako ng lift. Shoutout muna sa mga subscribers at mga nanonood. Kay Mundo Curioso, Morganda TV, Cryptocurrency Guru, Jack Joske, Frank 3B, Sita Superkid, Multifaces, Faith Nerha, Stage Take, El Scutor and Lifestyle, MGB TV, English Glamour Channel. Nagpapasalamat po ako sa mga nag-share ng kanilang horror stories, lalong-lalo na po sa Pinoy Exchange Forum. Credits din po kina Dunsberry, Side A JG, Bamba, semicolon, question mark, and Husky 150. Kung gusto niyo pong ipadala ang inyong nakakatakot na stories, either fiction po o based sa totoong experience, pwede niyo pong ipadala sa thstagaloghorrorstories@gmail.com. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.